naman ay back again sa inyong mga screen para ipaalam at para sabihin na ayun nga, nagpadala na si YouTube sa akin ng an email na nagsasabi na congratulations daw, hayon we reach 4,000 watch hours, tapos na-reach na din natin yung quota, which is na-reach natin yung more than 1,000 subscribers. So, yehey! Yon, salamat, salamat, salamat guys for watching my channel, or should I say our channel, kasi hindi lang naman itong channel na ito ay talagang sa akin, bagkus ito ay ginawa ko kung hindi para sa inyo din mga viewers. So, yun nga, salamat sa taos-pusong pagsuporta. Kahit pa sabihin na nating maliit lang itong channel, pero ayun nga, dahil yung puso ko ay nais kong tumulong at magbahagi, mag-share ng mga kaalaman in relate or related sa dental health, oral health. And so, ayun, Doc Love Gallery ay umusbong. Doc Love Gallery ay biglang isinilang. So, ayun nga. So, maraming salamat everyone. So, ayun, dahil sa maliit na milestone na yan, or should I say another achievement sa ating channel, ay ako ay gagawa ng maniwagong video na uli. So, ayun, nag-isip ako ng ano bang pwedeng topic na aking maibahagi sa inyo. So, ito, ano nga ba yung kadalasang treatment na ating ibinibigay sa mga pasyente pagka sila ay natatanggalan or nawawalaan ng ngipin? O sabihin na natin, Doc, nabungian po ako ng isang ngipin. Eh, gusto ko pong palagyan ito ng kapalit, or gusto ko pong masuplayan ito ng kahaliling ngipin. Ano po ba ang magandang ilagay? So, ito, I will discuss several treatment na pwede nating i-consider pagka ang ating oral cavity ay kulang ng kunyari isang ipin lang. Ano ba yung best na treatment? Or what if, Doc, meron po akong limang ngipin na kulang, ano po ba ang magandang treatment? Or yung iba pang mga cases? So, ang i-discuss natin sa vlog na ito ay ano yung mga differences or ano ang pagkakaiba-iba ng pustiso, ng jacket crown, at ng fixed bridge. At bakit, ano yung mga cases or mga instances na ito ay dapat nating gamitin, or i-consider. Okay, so, hayon, chill-chill lang kayo, maupo lang kayo, chillax lang, habang kayo'y kumakain ng inyong paboritong snack, ay ayun. So, ito, maraming salamat ulit. Don't forget to subscribe on my channel or our channel, Doc Love Gallery. Like this video kung na-touch ang inyong mga puso, kung kayo naaliw or kayo may napulot ng mga kaalaman. And also, don't forget to share it also to your friends, to your relatives, or kahit sa inyong feeds, para marami ding makaalam. So, ayun, don't forget also to comment kung kayo man ay may mga katanungan, and kung ako man ay hindi busy, ay I will be very much willing na sagutin ang inyong mga katanungan, So, ayun. Okay. So, simula na natin. So, ang ating unang i-discuss ay ang removable partial denture, or in layman's term, we call that one pustiso. So, ang pinakasikat na gustong ipagawa ng mga pasyente or karamihan sa mga pasyente, pag nagkukulang sila ng ngipin or kakatapos na nila magpabunot, gusto nilang magpapapustiso. Doc, ako po ipapagawa ng pustiso, ganito, ganyan. So, ano nga ba yung mga advantage and disadvantage ng pustiso or ng removable partial denture? So, yung advantage ng removable partial denture, ang una ay madali siyang linisin. Kasi dahil siya ay removable, siya ay natatanggal, madali natin siyang malilinis ng maayos, and siya ay
hygienic. Ibig sabihin ng hygienic, hindi siya yung madaling mangamoy, hindi siya yung kadalasang nagiging sanhi ng yung bad breath, mga ganyan. Kung lagi namang nalilinis, laging napapangalagaan ng pasyente ang kanyang pustiso and at the same time yung kanyang oral cavity. Ano? So, ayun, ang isa pang kagandahan nito, pag ikaw ay madaming kulang na ngipin, ang isusupply or kadalasan yung lahat ng bagang mo'y wala na. Wala nang natira sa dulong ngipin mo. Kadalasan or ang magandang ipagawa ay ang pustiso. Ano? Kasi, kunyari, ikaw ay magpapagawa ng sabihin natin ay yung fixed bridge. Na kaya paborito ng iba ay dahil, Dok, ay gusto ko po yung fix na, yung pong hindi na natatanggal. Pero alam mo, sa sarili mo na wala ka ng bagang dito, wala ng bagang dito, ang natitira na lamang ay yung ilang ngipin sa unahan, tapos i-fix bridge mo, eh alam natin na maya-maya i-discuss ko yung fix bridge. Ang fix bridge, magbabawas tayo ng structure ng ngipin, lalo nang walang natira sa ngipin, lalo nang naging weak yung portion ng ngipin na babawasan. Tapos ano, so it will just compromise yung mga kakaunting ngipin na naiwan o natira. Ano? So, ang isang best na ipagawa pagka madaming ngipin, ang kulang, kadalasan wala nang ngipin dito sa bagang area, wala na din dito sa kabilang bagang area, iilan na lamang, mga tatatlo na lang ang ngipin, dadalawa na o iisa, o lilima mga nandito na lang sa unahan, wala ng bagang. Mas maganda na ang ating ipagawa ay pustiso or removable partial denture. Ano? So, kahit pa gustong-gusto talaga natin na, Dok, ay gusto ko talaga ng ano eh, gusto ko talaga ng yung hindi naaalis, huwag nang ipagpilitan kay dentista or kay Dok kung alam naman na wala nang ang bagang at alam natin na hindi yun yung best na treatment. Ano? So, let's just trust our dentist kung ano yung best na treatment na kanyang maire-recommend. Ano? So, yun nga. Kaso, ang disadvantage naman nitong removable partial denture, yun nga lang, siya ay natatanggal. Kumbaga, ay hindi siya fixed. Pero, ang kagandahan, nalilinis niyo siya palagi. Ano? So, yun naman. Mayroon ding may advantages, mayroon din naman disadvantage. Ano? So, another one naman, dadako tayo sa pangalawa, yung tinatawag natin na jacket crown. So, pag may naririnig tayo na, Dok, gusto kong magpagawa ng jacket crown, eh, pwede ka po, mga ganon. So, ano yung mga indication ng jacket crown? So, ito, pagka ang sira ng ngipin ay medyo may kalakihan, kunyari nangingilo pero hindi nasakit ha, hindi pumaga, hindi nasakit, hindi, kumbagay, restorable pa naman. Meron pa naman siyang sapat na structure para sumuporta dun sa ating ikakabit na jacket crown. Sorry, jacket crown. So, let's just say na pwede. Pwede itong si jacket crown. Okay, so itong si jacket crown, aking i-explain din yung proseso ng paggagawa ng jacket crown. Ano? So, kunyari, mayroon tayong malaking sira dito. Sige, i-flash natin dyan. May malaking sira si ngipin. Hindi nasakit, hindi naman pumaga. Kumbaga, kaya pa talagang pastaan. Ano? Pero, kadalasan, pag lagi siyang pinapastaan, laging naaalis si pasta. Kumbaga, Dok, ako'y nakatatlong pasta na dining, ilagi na lang ang natatanggal. Ano pong dapat kong gawin? So, siguro kung hindi na talaga kayanin ng pasta at medyo may kalakihan na, let's jump into the treatment of jacket crown. Pero let's consider or alamin din natin kung paano ba ginagawa si jacket crown. So, itong si jacket crown, gagawin natin, kumbaga babawasan natin ang bahagya. Ano muna natin, i-build up muna natin si ngipin. So, gagawin muna natin siyang buo. Pag naging buo na siya, saka natin siya babawasan yung structure ng ngipin para makapag-produce tayo ng cone-shaped appearance na ngipin, ano, na structure. Ano, pagka may cone-shaped na siya, wala nang mga certain undercuts, ganito, ganyan. At sa tingin natin ay kasya na yung ilalagay natin na
na jacket crown, so okay na yon. Ano, so kadalasan yung mga gina jacket crown is yung mga root canal treated, yung mga inner city or near root canal, yun yung magandang candidate siya for jacket crown. Ano, so pwede din naman yung mga vital ng ngipin, yung mga buhay ng ngipin, may malalaki nga lang talagang sira, bi-build up muna, babawasan si ngipin, lalagyan ng jacket crown. So, ang advantage ng jacket crown, siya ay fix na. Hindi na siya natatanggal. At ito, ang advantage nito over dun sa mga pinapasaan lang ng ngipin na malalaki ang sira, yun ay hindi kadalasang agad-agad ay natatanggal. Kasi syempre, siya ay naka-fix na. Ano, stable na siya doon. Ano, so, kahit medyo mapakagat ka ng bagyang matigas, ikaw ay hindi mangangamba na siya ay maaalis. Ano, so, yun yung kagandahan nun. Ang disadvantage ka lang or a certain limitation ng sabihin natin ng jacket crown ay hindi, kumbaga, dapat ay maalaga ka. Lagi mo siyang napapa-regular cleaning sa dentista. Napapalinisan, ano, at saka lagi mo siyang napofloss yung kanyang in-between, ano, para siya ay hindi malagyan ng mga bakterya, ng mga debris na magiging dahilan para magkaroon ng periodontal problems. Mga periodontal problems or gingival problems, yun yung mga problema kung saan apektado ang ating mga gilagid. Ano? So, ayun. So, yun yung pinakaiba naman ng postiso at saka ng jacket crown. So, ang patatlo naman at ang huli ay ang tinatawag natin na fixed bridge. So, itong si fixed bridge, from the word fix, siya ay hindi din naaalis, pero ang kanyang indication ay pagka may bukod tanging isang ngipin lang yung nabunot siya. Kunyari ay may isang ngipin kang naalis dito sa anahan. Ano, so yun lang, pero overall lahat kompleto pa, bukod tanging isa lang talaga ang kulang sa iyo. Pwede mong i-consider ang paglalagay ng fixed bridge provided ng gusto ng pasyente ay ayaw niya nang naaalis. Kumbaga gusto niya i-fix na. Yun ay pwede nating i-consider na treatment. Pero ang limitation naman nito or ang disadvantage, yun nga lang ay kinda isasakripisyo natin yung dalawang katabing ngipin. Ano, so medyo babawasan natin ng bahagya yung dalawang katabi para magkaroon tayo ng tinatawag na 3-unit bridge. Ano, so pagka 3-unit bridge, yun nga lang, medyo mahirap siyang i-floss, pero kailangan dapat ay nalilinis din niya ng maayos para hindi siya mangamoy, hindi siya maging dahilan para magkaroon ng bad breath. Ano, so i-consider natin na tayo ay dapat ay laging bumibisita sa dentista natin para mapalinisan. Ano, kasi minsan hindi sapat na yung tayo nag-brush lang, ganito ganyan, dun sa may mga jacket crown, may mga fixed bridge, hindi sapat na kunyari na-brush, nababrushan lang din natin kasi may mga ilang areas na hindi naaabot, ano, na yung regular na cleaning or scaling pagbisita sa dentista, yun lang ang nakakaalis. Ano, so dapat yung ipagpatuloy lang ang ating proper oral hygiene, mouthwash twice a day for 30 seconds, no need to add water, kailangan puro siya to avoid gingival problems. Ano, so hayon, at nailatag na natin yung mga tatlong treatments na pwede nating i-consider pagka ang ating oral cavity or nagkulang tayo ng ilang mga ngipin. Ano, so ayun lang. Kung may mga ilan tayong mga katanungan, question, ay feel free to drop your comments there para aking makita, aking mabasa, at ako'y makapagbigay ng mga kasagutan sa inyong mga tanong. Ano, so, ay magpapakilala ko nga pala si Doc Lovely. Ano, si Doc Love, at your service, na willing magbigay ng kaalaman sa ating mga viewers, sa ating mga patients. Ano, so, ayun, thank you again sa ating mga avid supporters na lagi nanonood, and aking pipilitin po na ako'y makapag-upload, ano, lagi, regularly, kasi minsan hindi tayo nakakapag-upload lagi. Ayun nga, so, ayun, ang akin lamang namang hangad ay tayong lahat ay maging maligaya sa lahat ng sandali
at tayo ay laging maging ligtas. Ano? So sana magtuloy-tuloy na ang pandemic ay unti-unti nang nawawala. So mag-ingat lang tayo palagi at lagi nating i-boost ang ating mga immune system. Iwasan ng magpuyat at yan ay hindi maganda sa kalusugan. Kung kailangan ay at least ay makabawi man lang tayo ng tulog. Ano? So yun lang everyone. Thank you and God bless. Don't forget to subscribe. Ayun, bye-bye and God bless everyone. Keep safe!